Kaugnay kalawang zona ni Pangulong Duterte, makausap natin si Presidential Communications Secretary Martin Andanar live. Secretary Andanar, uy, welcome ulit sa unang hirit, ang iyong bahay. Good morning. Tony, Susan, morning. Okay. Okay, ano yung nabang sa highlight ng zona ngayon taon at pwede makumpara mo sa unang zona niya last year na nandito ka rin? Oh, siyempre, yung unang zona, Igan, ay kakaunti pa lang yung accomplishments si Presidente. Ngayon, marami na siyang accomplishments. Tapos, dapat din abangan natin yung mga issues na talagang very passionate ang Pangulo natin. Halimbawa, matutuwa siguro yung mga environmentalist, matutuwa siguro yung mga naniniwala dun sa mga ipinaglalaban ng mga climate change group. Tapos, nandyan pa rin yung war against hard drugs. Mm-hmm. Nandyan pa rin yung corruption. Sa Marawi, corruption. Terrorism. Marami pang ibang dapat abangan natin, mga kabayan. Dahil ito po ay very interesting kasi malalaman natin kung saan tayo dadalhin ng ating Pangulo sa susunod na taon at sa susunod na limang taon pa. Mm-hmm. Pero noong isang taon, kilos suporta, no? Ang nakita natin sa mga militanteng grupo kasabay ng SONA. Pero ngayon, eto, kilos protesta na raw. Parang nainip sila na within one year, yung mga pangako na bitawan ng kampanya, hinahanap agad nila eh. So, paano ang magiging reaction dito ng palasyo? Kasi alam mo naman, Igan, for example, ang mga nagkilos protesta, yung Endo, yung pinaglalaban nila, di ba? At ito na may calibrated. Kasi hindi mo naman lahat may Endo agad. Pinaliwanag din ni Secretary Bebot Belio. Kailangan by face yan eh. Tapos, karapatan naman yan ng mga nagkikilos protesta na pumunta doon sa batasan. In fact, ngayon, malapit na nga sa batasan. Palapit na eh. Nilapit. Oo, nilapit na eh. Sabi nga ni Presidente, kahit na limang buwan ka pa magprotesta dyan, pababayaan. Basta sagot nyo na yung traffic. Pero i-address ba ni Pangulong Duterte yan sa kanyang zona? Particularly kasi inaabangan niya, alam naman natin yung mga militante, yung mga kritiko, na particular na sinusulong talaga nila yung Endo at saka yung contractualization. Hindi ko masasabi kung, kasi haba kasi ng speech Presidente, but what I can say is that maraming mga issues at maraming mga accomplishments na babanggitin din dun sa zona. At meron mga, like what I said, no, matutuwa nga yung mga environmentalist. Ilang revision na? Ang dami. From 38 pages, naging 23, tapos naging 15. Mm-hmm. Kasi ang reading ng Presidente, mga 3 minutes per page. So, pero last year, tumagal sa adlib niya. Sa adlib, oo. Ngayon ba, ganun pa rin siya We're expecting. May nakakaiya. 90 minutes na daw. Hindi ko nasabihin niya. Hindi ko nasabihin niya. Anyway, yung sasabi ng Marawi, di ba, ang target ng Pangulo bago mag-zona, dapat tapos na yung gulo, pero hindi na-achieve yun. Mm. Bagkos yung martial law, hiniling pang ang palawigin. So, papaliwanag ba ng Pangulo ito sa zona niya? Basta meron siyang sasabihin about the peace in the land, yung kapayapaan natin. At the same time, makikita mo na talagang may himok yung ating pagka makabayan, pagka patriotic. So, basta sa zona na ito, I'm sure that maraming dapat kaabang-abang, marami dapat mag-abang, makinig, manood, sapagkat ipapaliwanag niya the next 5 years. 80% naniwala sa Presidente. Based doon sa huling survey ng Pulse Asia. So, saan tayo dadalhin? Paano natin mamaintain itong 80% for the next 5 years? Oh, speaking of which, kasi 3 out of 12 naman, di ba yung sa legislative agenda pa lamang yung napapasa. Ano ba yung reaction niya doon? Naiinip ba siya o nadidismaya ba siya dahil 3 out of 12 lang eh? Out of 12. Oo. Kasi alam mo naman, Connie, ano to eh, bahagi yan ng demokrasya natin. They are also co-independent, co-equal branch of government. So kailangan respetuhin natin kung ano yung desisyon ng lower house or upper house at ng judiciary for that matter. Hindi naman siya nababagalan. Well, of course, sabi ng Presidente, kung mas bilisan pa, mas maganda, di ba? Kasi nagmamadali nga si Presidente, is very impatient pagdating sa mga pagbabago. Kasi we only have 5 years to go. Sa zona ba niya iahayag o sabi mo may press con agad, no? Yung idedeklara na lahat ng posisyon sa gobyerno, bakante? Hindi ko alam, Igan, kasi cabinet revamp after 1 year, kasi parang nakikita niya, kailangan may mabago dito. Oh, sabi niya kasi kung kailangan niyang kung papayagan siya, talagang babaguhin niya yung gobyerno. Sa speech niya doon sa Davao.
Well, we'll see. Kasi ako mismo, nakita ko yung message mga alas 4:45 na. Kanin lang. Kanin lang, bago ka pumunta. Na merong press conference. So, nag-aanda rin kami ng press conference. Right after the Sona. Right after the Sona. So, baka so, may matatanggal, may mag-stay. Mawala na kaming trabaho pagkatapos. may matatanggal, may mag-stay. Ay, hindi ko alam kung yun ang pag-uusapan. Pero, abagan natin. Okay. Balak question sa Court Suprema, yung pag-aproba ng Kongreso Martial Extension. So, handa rin dito Malacanang? Oo naman, handa naman tayo. Lahat naman ng mga naging kontrobersyal na desisyon ng ekutibo ay halos lahat kinestyon naman sa Korte Suprema. So, But nga, ganun kahaba. Parang na-point out ni Senator Grace po na yung 8 barangay, 2 buwan lang kinailangan. Ngayon yung natitira pang 3, ba't kailangan hanggang December? So, pakipaliwanag okay. Dahil yung reconstruction yata at rehabilitasyon, yeah. Diba? Kasama na. Eh, kinakailangan din mabantayan ng gusto. Opo, kasi biro mo, we will be pouring 20 to 25 billion pesos. Wow. So, kung gagawa ka to sa... Ibabalik sa mapa yan. Oh, eh, mamaya, papagawa ka ng worth 5 billion na isang area to, sabay bubombay din. Eh. Sayang naman yung... pera na ilalaan ng gobyerno doon, taxpayers money. So, kung yung rehabilitation, dapat ano tuloy-tuloy din. Parang gano'n, target. At alam mo nila, magagawa kung may martial law. Kailangan unimpeded, kailangan walang humaharang ng mga gamit, mga balakid, wala din. Tsaka yung mga mapipili dyan na gagawa, walang harang-harang na sa korte. Di ba? Kunyari, hindi sila napili. Pag martial law kasi, ano, kayo na mamimili, di ba? May mga restraining order. Oo, di ba? Kung sino manalong contractor, tapos ka-question nito. Kasi wala lang, hindi lang siya maging prone to abuse. Yun lang ang babantayan. So, masasabi ba kung mag-ano kahaba mamaya, mga ano, ilang oras? 90 sa, minutes ba? 90, 50? Well, sa estimate kasi namin, sa 15 pages, 3 minutes per page. So, nasa mga 45 minutes. So, idagdag mo yung posibleng ad-lib. Ad-lib at pa. May interpreter ba? Totoo ba? Meron. May mga interpreter na. Hindi, meron. Pero dun sa... foreign, ano? Sa diplomatic. Merong yung headset. Pag nag-Bisaya. Yung nag-Bisaya, Tagalog. Talaga? Oo, meron Spanish. Ano ba kain? Para sa'yo, Spanish. Ay, oo. French. Pwede. Ano mga pagkain? Ay, hindi ko pa ano ko anong pagkasi sa yung Congress na ganda. Yung Congress na ganda. Kasi parang balita ko, mga banana. Para simple sa, lang, simple lang ulit. Para dun sa tent ng media, talagang ano yung mga sandwich lang yun. Ayun. Tapsilog. Okay, abangan mamaya. Maraming salamat, Secretary Andanar. Thank you, Igan. Ang ating presidential communication, Secretary. Tony, thank you. Thank you. Sona, ipangulong. Thank you.